Jesus filled morning to each and every one of us. Welcome po sa ating vlog, sa ating pong channel na walang ibang pinaparangalan kundi ang mahal na Panginoong Hesukristo. So ang pag-uusapan po natin ngayon, tulad po na nakikita po ninyo sa inyong mga screens, yan po ay ang rapture. So a rapture po, ang rapture po ay napakahalagang mapag-usapan sapagkat anytime, eto na po yung pinakahihintay natin na magiging susunod, no? Nakaganapan sa mga pangyayari o turn of events under the program of the Lord Jesus Christ in these last days, no? Nakikita po natin marami na pong na-unveil. Ibig sabihin, yung mga bagay na hinulaan ng Bible, marami na rin pong natupad, especially ito pong siglong ito, nung nagdaang siglo rather, ang pinakamalaking katuparan po niyan ay nung ang bansang Israel ay maging bansa pong muli. After almost 2,000 years na sila po ay kung saan-saan nakakarating sa iba't ibang parte ng mundo, yung pangako po ng Panginoon na sila ay magiging bansang muli ay nangyari noong taong 1948. Okay, so yan po. So, nakikita po natin talaga, pag sinabi ng Panginoon sa Bible, mangyayari at mangyayari. First and foremost, I would like to thank yung mga patuloy na nagko-comment, lalo na po si Ginoong Delphine Guevara. Good morning po sa inyo. At si Ate Cleo 14 sa bansang Hong Kong. And may the Lord Jesus Christ continue to bless you with good health. And syempre, patuloy niyo rin pong i-share ito para makabless din po kayo sa iba na mga nangangailangan makarinig ng mensahe, ng pag-ibig, ng biyaya ng Panginoong Hesukristo. So, shoutouts po sa inyong lahat yan. So, umpisahan na po natin. Ngayon po, dalawang part po ang pag-uusapan natin pagdating sa rapture. Una, ano ang mangyayari sa rapture? At pangalawa, yung pagkatapos ng rapture. Umpisahan na po natin. Doon muna tayo sa kung ano ang mangyayari sa rapture. Sa rapture, gagawin ng Panginoon, bubuhayin muna niya yung mga namatay na mananampalataya since 33 AD. Lahat ng believers niya na nanampalataya sa kanya, bubuhayin niya. Since 33 AD hanggang sa panahon natin ngayon. Let's say mamaya na ang rapture. Yung mga namatay noong 33 AD hanggang sa panahon natin ngayon, bubuhayin niya. Yung mga believers po niya, mangyayari, magkakaroon sila ng bagong katawan. Glorified body. Sabi ng iba, may problema. Paano raw yung mga cremate? O paano yung mga sobrang tagal ng patay, yung mga buto parang nadurog na? Ang sagot ko, may imposible ba kay Jesus? Wala. Bubuuin niya yan. Okay, halimbawa, sabihin na natin, bago namatay yung, halimbawa, may isang believer na namatay siya noong 1925. Halimbawa, 1925, ano? It's almost 100 years ago, 98 years ago, namatay siya. Okay, at ang bilin niya sa pamilya niya, yung abo niya, kasi nagpa-cremate siya. Sabi niya, i-cremate ninyo ako, tapos yung abo ko, isabog ninyo sa dagat ng New York, tapos yung kalahati ng abo ko, dali niyo sa Pilipinas, tapos mula doon, magsabog din kayo ng abo ko, sabi niya, sa Europa. So, tatlong parts ng mundo, pinagsabugan ng abo niya. Alam niyo, mangyayari sa rapture, wala pang isang segundo, mabubuo muli yun. Pagsasama-samahin ni Lord yun, yung mga pieces ng abong yun, at magiging glorified body. Yung mga butong almost dikdik na mabubuo, may glorified body. Yun po ang meron po mga nagdra-drive ng mga truck na believers, no? Meron pong mga nurses, mga doctors na believers. Meron pong mga empleyado, ordinaryong empleyado sa mga, halimbawa sa isang restaurant, mga believers yan na empleyado. Meron po dyan sa hotel, may mga empleyado at may mga boss na believers ni Jesus. Meron pong mga believers sa entertainment industry,
nagre-recording ng album, nagsushooting ng album during that day. Tapos may mga believers po na ordinary people na nandun lang sa bahay nila, nanonood ng YouTube. Okay? Mga nanay nagluluto. Tapos yung mga ama naman ng tahanan, busy, may ginagawa, siguro nagninegosyo, nagbi-business sa labas, sa outside. Okay. At the same time, busy rin yung mga hindi mananampalataya, ginagawa yung daily routine. Okay. Ito pong mangyayari niyan. Darating na po si Jesus, ayan na po siya, at dyan, ni-rapture niya na yung church. Ding! Sa isang kisap mata, na-rapture ng church. Nawala lahat ng believers. Ito po ang mangyayari ngayon. Yung mga eroplano na ang driver ay believers, mga ngabagsak lahat yun. Magkakaroon ng maraming banggaan sa kali o sa mga malalaking mga street sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kasi yung mga driver na believers, nawala na po. Kaya magbabanggaan. Magkakaroon ng malaking mga collisions during that time. Okay? Yan po mangyayari. At maraming magtataka, nasaan na yung mga doktor na believers? Nasaan na yung mga... nasaan na yung ating magaling na cook na nagluluto rito sa restaurant? Nawala na. Bigla siya nawala. Yung ganun. Tapos ang mga tao, maguguluhan sila. Yan po ang mangyayari. Okay? Pagkatapos, lalabas po sila. Lalabas po sila, sasabihin nila, maraming libingan sa mga sementeryo ang nawalan ng laman. Wala na rin ang mga bungo, wala na yung mga kalansay. Wala na mga bangkay, mga bungo, mga kalansay. Tapos sasabihin nila, yung bahay ng isang pamilya dyan, wala ng tao, nawala rin sila. Ngayon, mga ngalito yung mga maiiwan. Pero yung mga maiiwan na yan, mga unbelievers po yan. Tandaan nyo, walang believers ni Jesus na maiiwan. Lahat ng maiiwan, believers. Kasi may mga nagtuturo po na may mga believers daw na maiiwan kasi hindi raw sila naging tapat sa Panginoong Jesucristo. Well, sasabihin ko po sa inyo, hindi pwedeng mangyari yon. Dahil ang kaligtasan natin, nakabase lang kay Jesus. Lahat ng nanampalataya sa Kanya, regardless na naging pamumuhay nila rito, kukunin po yun ni Jesus sapagkat sila po ay believers. But naniniwala ako pag naging mananampalataya ka ni Jesus, lagi mong dinidesire yung mabubuti. Baka naman yung sinasabi niyo mga naiwan na believers, yung mga sumasama sa mga churches, and yet hindi naman talaga believers yung mga yon. Assuming lang, hindi po ba? Kaya naiwan sila. Tapos sabi mo, Kristiyanong naiwan. Huwag mong sasabihin Kristiyanong naiwan. Walang totoong Kristiyano, walang totoong believers ang maiiwan sa rapture. Lahat ng believers dadagitin ng Panginoong Hesukristo. Okay? Kasama namin yan sa church natin, ganun-ganun. Tapos ngayon, manginginom ng alak, ganun-ganun. Gumagawa ng masama. Baka naman hindi siya totoong believers. Baka naman hindi siya totoong believer ni Lord Jesus, di ba? Ganun po yun. Sapagkat naniniwala ako, lahat ng believers, nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan, pero hindi tayo masaya. Meron po tayong Holy Spirit na nililid tayo na, ay, mali yung ginagawa ko. Mali yung nagawa ko. Kailangan ko mag-sorry. Kaya ang totoong mananampalataya, marunong mag-sorry. Pag kinorek siya, marunong siyang mag-sorry, umamin ng kanyang mga pagkakamali. Yan ang totoong mananampalataya. Walang mananampalataya ang nagtatampisaw sa kasalanan. Mga mananampalataya nagkakamali. Amen? Pero walang nagtatampisaw sa kasalanan. Mabigat ang kanyang kalooban kapag kaalam niya nagkakasala siya. Ngayon, pag alam mong mali siya, pag alam mong mali ka, ba, mananampalataya ka na mali ka, ganito lang gagawin mo, Panginoong Jesus, salamat po. Dahil alam po yung nagawa ko pong kasalanan na ito, binayaran mo na po 2,000 years ago. Thank you, Jesus. I accept, Panginoon, your forgiveness. We need to receive the forgiveness coming from the Lord and alam dapat natin yung true identity natin. Okay? Tayo ay mga anak ng Diyos.
Hindi dahil sa mabubuting ginawa natin at hindi rin doon sa mga patuloy na mabuting ginagawa natin para ma-please ang Diyos sa'yo. Pag mananampalataya ka na, hindi na ma-please ang Diyos sa'yo sapagkat sobra-sobrang please na siya sa'yo nang tanggapin mo si Jesus. Si Jesus ang dahilan kung bakit please ang Lord sa'yo. The Lord is not pleased with you, not because you do something, you did something, ganito, ganyan, blah, 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 ay walang kata. Ang mga good works po natin ay pawang mga basahan lang sa harapan ni Jesus. Okay? Kailangan na lang po natin yan. Basahan. So, ibig sabihin, wala tayong pwedeng ipagmalaki. Sabi ng Bible sa Romans, walang matuwid. Wala kahit isa. So, ang mundo sa makatuwid, nangangailangan ng Savior. At ang Savior na yan ay Diyos na nagkatawang tao. Tandaan niyo, Jesus is God in the flesh. Kaya siya lang qualified na Savior para iligtas tayo. Cannot be saved by our good works, good deeds, naglimos ako, gumawa ako niyan. Those were good. I-reward yan ni Lord, but not on the basis para maligtas ka. Sapagkat naligtas ka, when you receive Him as your very own personal Lord and Savior. Okay? That's it. That's the true gospel of Jesus. That's the true gospel of Jesus. In case, merong mga naririnig kayo, yung mga nagtuturo ng partial rapture, hindi po totoo yun. Mag-subscribe kayo sa channel ng mga sinabi ko po sa inyo. Yung mga nagtuturo po noon ay talagang naniniwala sa saved by grace, no? Napakahalaga po na maniwala tayo. Wala akong ginawa, iniligtas ako kasi mabuti ang Panginoong Jesus. Jesus is good. Very good. Very loving. Very kind. Okay? Not unless hindi mo alam yan. Kaya lahat ngayon ng ginagawa ng mga ibang tao na Kristiyano, akala nila, kung gagawa siya ng mabuti, mai-impress si Jesus sa kanila. No way! Ginawa niya na lahat sa cross. Perfect work. Perfect finished work on the cross. Sabi niya, it is finished. Tetelestai in Greek. And sa Tagalog, nangyari na. Naganap na. Saan ka pa? Di ba? So, ira-rapture niya lahat ng naglagak ng tiwala sa kanya. Paano ko ka ikaw malalaman na naglagak ng tiwala sa kanya? Naiyak daw sila sa worship song. Delikado po yun. Kasi yung mga awitin na mga love song, na mga worldly songs, di ba, na minsan natadala rin tayo. O pwede kang madala nun, pero hindi ka saved, hindi ka ligtas. Tapos sabi pa nung isa, pag nag-preach na yung pastor, lumalabas siya. Pero pag worship song,
mga channels ninyo, syempre, gagawa rin kayo ng sarili niyong vlog para kay Jesus. Hindi ako ikaw magaling magsalita. Oh, magaling ka magsalita. Si Lord ang bahala. Matagal na po kong kinakausap ng kapatid ko, sabi niya, how about some vlogs? Why don't you consider to do some? Sabi niya, I don't have any time yet, kako. And then, ito nga pong September 7, high time for me dahil, yan. Alam niyo, pag nung ginawa ko po noong September 7 itong vlog natin, unang episode natin, kalkalin niyo po nandiyan. I-scroll up po ninyo, makikita niyo yung pinakauna natin, September 7, kung di ako nagkakamali. And then, yun. After ilang week lang, lumabas na po yung Red Hater. Tapos si Yanuka. Tapos binabalak na palang ito yung Third Temple. So, sabi ko, Lord, ginawa pala ako para mag-vlog. Parang end-time vlogger ako. So, tinatanggap ko po yun, Lord. Siguro ito talaga yung perfect time for me to have my own channel to promote you in my channel, especially your rapture, especially the rapture of the church, then the second coming, your second coming. So it's something that inaano ko talaga sa isipan ko. Okay? So tayo naman po, bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya ng